So shout out kay Winwin. So eto siya. So pwede mo siyang i-follow sa kanyang Facebook account and isa siya sa mga miyembro ko ng Bulacan Cat Lovers, certified cat lovers po ito. And thank you sa inyong subscription at walang sawang suporta sa aking YouTube channel. And lalo na kay shout out din kay Jomar Lincalio. How do you pronounce it? One. Double L kasi. So, Jomar Lincalio. So, shout out kay Jomar Lincalio. Thank you, sir, sa inyong support ng aking YouTube channel. And God bless. Welcome back to my channel. This is Ronald Corpus, official from YouTube. So, ang pag-uusapan natin ngayon, so our topic for the day is all about cats. So, alam naman natin lahat na pag ikaw ay isang cat lovers, so, isa siya sa mga nagbibigay sa atin ng saya kasi sobrang lambing nila. And pinaka-stress reliever natin ay ang mga pusa kung ikaw ay isang cat lovers. So ngayon, pag-uusapan natin, kung ikaw po ba ay nakagat ng inyong anaga o kahit sinong pusa, ay agad-agad po pa magpapa-enjoy. So, bago niyan, so kung hindi ka pa nakasubscribe to my YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel. So i-click mo lang yung subscribe, yung kulay red dyan, and then i-like. Pwede mo rin siyang i-like and pwede mo rin i-share kung ano gustuhan mo yung content ng video na to, and para po sa kaalaman ng bawat isa sa atin. And pwede mo rin i-click ang ating aking notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking video na i-upload dito sa YouTube. And so umpisahan na natin. So kung ikaw po ba ay nakagat ng isang pusa, agad-agad po ba magpapa-incheck? So, ito yung kasagutan. Pero bago niyan, so kailangan na natin alamin kung sino-sino po ba ang mga carrier ng rabies. So, ang pusa ay kasama po ba sa carrier ng rabies? Tama. So, ang pusa ay isa sa mga carrier ng rabies. Isa pa sa mga carrier ng rabies ay ang mga aso. And pangatlo ay rats o panikin. So, meaning to say, ang pusa mo bang anaga ay may rabies? Ganda yun. So, pwedeng ang pusa natin, lahat ng alaga nating pusa, ay pwedeng wala silang rabies. So ngayon, kung ikaw po ba ay nakagat ng isang pusa, ay agad-agad magpapa-inject. So, depende. So, ganito yun. So, kung ikaw nakagat ng pusa, like for example, on part ng kamay, paa, and summer part, basta hindi malayo. At depende po, halimbawa, kung nakagat ka ng pusa sa kamay, sa area ng kamay mo, so, depende kung ito pa ba yung nagdugo o hindi nagdugo during the time na kinagat ka. Pero kalimitan sa ginagawa natin, pag kinagat tayo, pinapadugo natin. Bakit? Kasi ang nasa isip natin is para makalabas yung rabies. Kasi para sumama dun siya sa dugo at para makalabas. Tama, yun yung lagi natin iniisip eh. So pangalawa, pag napakadugo na, sinasabunan na agad natin. Then, kalimitan na ginagawa natin, nilalagay ng bawang, etc. Kasi yun ang mga turo ng mga ninuno natin. So ngayon, kung ikaw ay nakagat ng isang pusa, agad-agad po ba magpapa-incheck? So, pwedeng hindi ka magpa-incheck kahit yung deep doctor mismo nagbibigay ng option nito. Pag ikaw ay nakagat ng iyong pusa na hindi dumugo, so may option ka. So, pag ikaw ay nakagat ng iyong alagang pusa at ito ay hindi dumugo, so pinadugo, pinipwenersa mo lang dumugo, so, at saka yung pusa mo ang nakakagat sa iyong pusa ay alaga mo. So, meron kang option na hindi pwedeng magpa-inject. Hindi naman siya sinasabi na magpapa-inject ka o obliged ka magpapa-inject. So, meron kang option na pwedeng hindi ka magpa-inject. Bakit? Kasi ang pusa natin, kung ang pusa naman natin ay hindi nakakalabas mula nang isinilang siya, so, nasa surroundings mo lang, wala siyang ibang nakasalamuhang hayop. Ang pusa kasi, wala naman talaga silang rabies. Carrier lang sila ng rabies, naiintindihan. So, meaning to say, ang lahat ng alaga natin ay wala silang rabies unless
kung meron silang nakasalamuha o nakalabas sila ng inyong paligid ng bahay at meron silang nakasalamuhang ibang klaseng hayop, ay pwedeng mailipat sa kanila yung rabies. So bakit sinasabi ko na pwede kang hindi magpapa-inject? Bakit? Kasi kung ikaw ay nakalmot o nakagat ng pusa somewhere part ng paa, ng daliri, ng kamay, pwede kang hindi magpapa-inject. Basta, o-obserbaran mo lang yung iyong pusa. So, kahit yung based on my experience, sabi ng doktor sa akin nun, so, alaga mo naman yung pusa, meron ka po option, daddy. So, sir, meron po ba kayong option na pwede kayong hindi magpapa-inject dahil alaga naman yung pusa at saka malayo naman dun sa malapit naman, malayo naman dun sa utak, meron tayo, and then hindi naman siya automatically na obserbahan mo muna yung pusa. Yun yung sabi ng doktor sa akin. So, ngayon, o-obserbaran mo yung pusa. Kung wala namang nangyaring masama sa yung pusa sa loob ng isang linggo o sa loob ng tatlong araw, ay pwede kang hindi magpapa-inject. Meaning to say, ang pusa meron ka ay walang rabies. Kasi nangyari na sa akin yun eh. Nagpapa-inject ako, nagpapa-inject sana ako dun sa doktor na pinuntahan ko kasi nga nakagat ako ng pusa on part dito sa may daliri. Ang sabi niya, nagdugo ko ba sir? Sabi ko, hindi po, pero pinadugo ko. And then sinabunan ko siya ng safeguard or any klaseng antibacterial soap. So, oy, safeguard baka naman. And then, ang sabi niya sa akin, so meron kang option sir na hindi ka pwede, na pwede kang hindi magpapa-inject. So, kaya lang obserbaran mo yung pusa mo within 3 days or sa loob ng isang linggo kung meron ba siyang pagbabago, nangihina ba siya, hindi siya kumakain, nagdi-delirio siya, etc. So kung wala nangyari, pwede kang hindi magpa-inject. Meaning to say, ang pusa mo ay walang rabies. Pero, ang sabi niya sa akin, for the peace of mind, para wala kang pangamba, etc. magpa-inject ka. Pero kung para sa amin, na mga sabi niya sa amin, meron kayong option na pwedeng hindi kayo magpapa-inject. So, and pangalawa, so, kailan po ba magpapa-inject talaga ang isang tao pag nakagat ng isang pusa? Kailan ka dapat magpapa-inject kung ikaw talaga ay nakagat ng pusa? Pag ang alaga mong pusa ay kinagat ka sa bandang part ng mukha, which is malapit sa utak, kinagat ka sa tinga, etc. And kinagat ka dun sa maselang bahagi ng parte ng katawan natin, ay doon pa lamang automatically magpapa-inject ka ng anti-rabies. Alaga mo man yan mula nung sinilang siya, alam mo hindi, pero pag doon na parte ka nakagat, agad-agad ka and automatically magpapa-inject ng anti-rabies. Pangalawa na magpapakagat, magpapa-inject agad ng anti-rabies kung hindi mo kilala ang pusa nakakagat sa iyo, lalo ng pag-alagala o mga stray cats, kasi nakakasalamuha sila ng kung ano-ano hayop. Kaya kailangan mo magpapa-inject ng anti-rabies. Pero para sa akin, so i-share ko lang ah, based on my experience and at alaga mo naman ang pusa. Based on my experience, no? So nakagat ako ng pusa. So during na nagpialiguan ko, siguro na irita yung pusa nung pinaliguan ko siya. Kasi nasa mukha nila yung tubig. Alam naman natin ang pusa is ayaw nila ng tubig. Then, alaga ko siya, hindi man siya lumabas ng bahay ni kahit kilan. Since birth, nasubaybayan namin siya hanggang sa paglaki. So sinunod ko yung sinabi ng doktor na pwede hindi magpa-inject. And I observe for 3 days hanggang sa ngayon. So never happened naman dun sa pusa. And even me, wala naman akong nangramdaman. And I'm sure na ang pusa meron akong alaga ay wala siyang rabies. Kasi ni kahit minsan hindi siya nakalabas ng bahay. So maraming salamat. So uli. So kung meron kayong natututunan, so mic and registers na ata ako. So
Maraming maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. And kung meron kayong natutunan dito sa aking vlog, meron ako ngayon. So, sino-sino po ba ang career ng rabies? Naisabi ko na siya, yung aso, pusa, and bats. Kailan po ba pwede magpapa-inject ng anti-rabies? Kung ikaw ay nakagat sa parte ng masilang bahagi ng katawan natin, and din sa mukha, or sa ears, sa ulo, etc. Basta malapit sa otak, automatically magpapa-inject. Kung ikaw ay nakagat ng hindi mo kilalang alaga o hindi mo kilalang pusa, automatically magpapa-inject ka na rin ng anti-rabies. So, kailan po ba hindi pwedeng magpapa-inject ng anti-rabies? Nasabi ko na rin yan kanina, uulitin ko lang. And kung ang pusa mo ay alaga mo naman, hindi siya nakakasalamuhan ng ibang aso at malinis na malinis siya, so pwede kang hindi magpapa-inject ng anti-rabies as long you have to observe the behavior ng pusa meron ka. Kung wala mo siyang pagbago, hindi ulit siya nang namalay, nothing changed, so pwede kang hindi magpapa-inject ng anti-rabies. But for the peace of mind, para makakatulog ka ng gusto, ay magpapa-inject ka ng anti-rabies para wala kang pangamba. So yun yung option. So pero may option ka na pwede hindi magpapa-inject ng anti-rabies. Maraming maraming salamat, and sana meron kayong natutunan dito sa vlog. Meron ako, and tawag nito, and kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so pwede mo ako i-subscribe. So malaking tulong yan sa akin and for me to grow in here in YouTube. And kung nagustuhan mo, i-like mo lang, and pwede mo rin i-share para sa kaalaman ng lahat ng content ng vlog meron nito. At i-click mo na rin yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking video na i-upload dito sa YouTube. And maraming maraming thank you. Yun lang, and God bless po, and keep safe mga kapusa. And guys, maraming maraming thank you, and God bless. Bye-bye.